dapat natin iwasan. Pero never, at hindi ko talaga sa inyong pinakausap na, oh, gustuhin nyo ako or paniwalaan nyo ako. Depende na lang po yun sa inyo. Hindi ko naman sinasabi yung Diyos ako. Ah, doon tayo sa salitang Diyos lang ang nakakaalam. Which is totoo naman talaga, Diyos lang ang nakakaalam. Hello po mga ka-PTV, sa video na ito ay tatalakayin natin ang pangitain na gugulantang sa mga taga Metro Manila sa mga susunod na araw ayon sa mga visions ni Manabudi Baldwin. Pero kung ikaw ay hindi pa nakasubscribe sa aking channel, baka naman. May nakikita ako sa vision ko na naaksidente at may nasawi dito sa tindi ng impact. May mga buhay na nasawi sa pangyayaring ito. May nakikita ako sa tulay ng overpass ang magiging biktima ng krimen. At ang isa ay nagtangkang tapusin ang kanyang buhay. Ngunit maging maingat at mapanuri lamang dahil sa overpass na yan, may part o bahagi dyan ang bibigay na. Lahat na ito ay nakikita ko sa vision ko. Nasa sa inyo pa din ang paniniwala dahil kung ano lang ang pinakita ng Diyos, yun lang din ang aking masasabi dahil siya pa din ang mas higit na nakakaalam sa lahat. Mag-ingat din kayo sa mga pagsakay sa pampasaherong sasakyan dahil may nakikita ako na gumawa ng labag sa batas at may mga taong nadamay. Kahit pagkasunog ng sasakyang pampasahero sa lugar na ito ay nakikita ko sa vision ko na mangyayari pa lamang. Sa ibang bahagi ng Metro Manila ang isang aksidente na pagkasunog ng ambulansya sa hindi inaasahang pangyayari. Kahit maulan ang panahon, may dalawang lugar ang masusunog. Ang isa nito ay hindi kalayuan sa klinik at ang isa ay hindi kalayuan sa isang kainan at school. Maging maingat lamang ang lahat dahil Diyos pa din ang makapangyarihan. Nagpakita lang siya ng babala sa atin dahil sa kabila ng ating mga kamalian ay mahal pa din niya tayo. Maging maingat at huwag kalimutan ang manalangin palagi. Ito ay ang bisyo ni Madam sa Cubao. Sa ngala ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen.